Tinatawag na Ponzi scheme ang ginawang panloloko ng kapa sa halos 5 milyong miyembro nito. Sa pamamaraang ito ay pangangakuha ng malaking return of investment ang mga miyembro na malabo naman na masustain kung hindi magtutuloy-tuloy ang pasok ng durasyon. Para kay financial expert Armand Bengco, ang kakulangan pa rin sa financial literacy ang dahilan kaya marami pa rin ang kumakagat sa pangakong malaking blessing ng kapa. Paano ba malalaman kung investment scam na ang iyong pinapasok? Ano ang mga lehitimong pamamaraan para palaguin ang pera? Pakinggan natin sa report. Marami ang nagnanais na kumita at lumago ang kanilang pera. Kung hindi aaraling mabuti kung saan ilalagak ang pera, ay posibleng mauwi sa wala o magkamali ng paglalagyan ng pera o ma-scam. Dahil dito, may paalala ang Kunaiko Foundation for Education bago mag-invest. Ayon kay Armand Bengco, Executive Director ng Kunaiko Foundation at isang finance expert, mahalagang mag-imbestiga muna bago maglagay ng investment sa anumang kumpanya. Una, kailangan na alamin kung sino ang mga tao sa likod ng kumpanya, kung mapagkakatiwalaan ba ang mga ito at may kakayanan bang humawak ng investment. Marapat lamang ayon kay Bengco na alamin ang track record ng kumpanya bago mag-invest. Paalala pa ni Bengco, huwag basta makipagtransaksyon sa internet, bagkus ay magtungo sa tanggapan nito. Sila pa ay kilala at mapagkakatiwalaan. Panghuli, meron pa silang track record. Doon sa sinasabi nilang ginagawa nila, sila ba ay eksperto o may kakayanan? Mahalaga din ayon kay Bengco na malaman kung sino ang ahensya ng gobyerno na siyang nakakasakop at magpoprotekta sa inyong magiging investment. Anya, ang mga investment ay protektado ng Securities and Exchange Commission. Ang transaksyon sa bangko ay usapin na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, insurance sa Insurance Commission, habang ang produkto at serbisyo ay sakop ng Department of Trade and Industry. Mahalagang may kaukulang dokumento ang kumpanya mula sa partikular na ehensya ng gobyerno para sa proteksyon ng publiko. Ngunit, paalala ni Bengco, hindi sapat ang Certificate of Registration dahil magtuturing lamang itong birth certificate ng mga kumpanya. Merong lisensyang binigay ang SEC na mag-alok ka ng investment. Hindi po sapat na may SEC registration ka. Dapat merong kang lisensya para mag-alok ng investment. So, sinesertify yan ng SEC. May mga license agents pa yan. Parang yung insurance agent, yung real estate broker, yung mga tao sa loob ng bangko. Lahat po yan nakarehistro at binigyan ng lisensya ng ahensya ng pamahalaan. Sa usapin ng Kapa Ministry International Incorporation, hindi ito otorisadong tumanggap para sa invest contract o kung tawagin ng grupo ay donasyon. Ayon kay Bengco, bagamat una nang rehistrado ang kapa sa SEC, ay binawi na ito ngayon dahil patuloy na pagtanggap ng mga donasyon. Organisasyon, kumpanya, asosasyon, religious group man o hindi. Kasi pwede ka magpalista ng samahan. Samahan ni Armand Bengco. Okay. Pwede mong palista sa SEC yun. Pero hindi ako lisensyado kumuha ng investment. Kung hindi ako kumukuha ng investment, okay lang yun. Wala akong binabiolate. Apo. Kasi nirehistro ko lang yung aking samahan. Di ba? Apo. Para makilala ko ng pamahalaan. Hindi rin anya maaring igiit ng grupo ang pagiging religious group nito para lumabag sa alituntunin ng gobyerno. Simbahan at estado. Hindi kaya titigilan ng estado kung sino man ang gusto mong pagdasalan. Tama. Pero pag meron kang ginagawang illegal, halimbawa kung ano man ang simbahan, kulto ni Armand Bengco pero nagtutulak kami ng illegal na droga, o miski na meron ako simbahan na, huhulihin pa rin ako ng estado kasi gumagawa ako ng illegal o labag sa batas. Pero kung gusto kong magdasal sa mga puno, pinapabayaan, nakahiwalay ang estado. Hindi niya pinagbabawalan kung sino ang dadasalan.
Tinutukoy ni Bengco na ang malalaking kumpanya ay mayroon lamang 15 to 20% kada taon na kita, habang maswerte na kung kumita ito ng 30% kada taon. Kaya naman kung may mag-aalok ng 30% kada buwan ay dapat matakot ka na dahil hindi ito posible. Ng 30% a year, magduda ka na. Mm-hmm. Lalo na ang 30% a month. Tumakbo ka na palayo dahil naglolokohan na kayo. Mayroong dalawang pamaraan kung paano mapalago ang pera. Ayon kay Armand Bengco, Executive Director ng Colaico Foundation for Education, kikita ang iyong pera kung ikaw ay magpapautang o kaya naman ay mayroon kang bibilhin. Anya, ang pagpapautang ay itinuturing na fixed income investment dahil regular ang interes o kita ng pera sa ganitong klase ng investment. Halimbawa nito ay ang pagpapautang ng pera kapalit ang pangakong isusoli ito sa takdang oras, dagdag ang interes na napag-usapan. Pinangakuan ka na babayaran ka ng interest kada taon or kada buwan, tapos pagkatapos ng isang takdang panahon, isasauli yung hiniram sa'yo na pera. Utang, gusto mo may regular na pera pumapasok sa'yo. Ang tawag doon, interest. Pagbili naman ay isa pang paraan ng investment. Ayon kay Bengco, isang financial expert, halimbawa nito ay ang pagbili ng lupa na magkakaroon lamang ng kita kung ibebenta mo na sa mas mataas na halaga. Ganun ang kaso sa pagkakaroon ng shares of stocks sa mga kumpanya kung saan kikita ka o magkakaroon ng gain kapag naibenta mo ito ng mas mataas sa bili mo. Hindi ka pa kumikita, walang interest. Hihintayin mong lumago para pag binenta mo, meron kang benepisyo, hindi interest, gain ang tawag o paglago. Ayon kay Bengco, mas sigurado sa mga fixed interest income kumpara dahil malinaw dito ang aasahang interest, habang sa equity type o investment ay tinatansya lamang ang magiging gain. Yung benepisyo o yung interest na tinatawag, fixed or guaranteed. Ano yung sabihin ng guaranteed? Yung sabihin ng guaranteed, pinangakuan ka. Pinapangako sa'yo kung kailan isasauli yung hiniram na pera o pinahiram mo na pera. Pinapangako din kung ano yung interest na ibabayad. Meron kang binili na investment. Doon, hindi pinapangako, hindi fixed. Binibigyan ka lang ng estimate o projection. Balik tayo dun sa... Kaya ang tansya, ang estimate, ang projection, ang educated guess namin ay dodoble rin pagkatapos ng 5 taon. Halimbawa nito ay ang bank deposit products tulad ng savings deposit at time deposit na may pangakong interes bagamat mababa lamang ito. Rapat-dapat kang pautangin ang housing loan lang sa bangko, 6-8%. Ilan diba? Po? 6-8% okay. A year ang interest. Kasi yung kinuha nilang pera sa depositor nila, 1% lang ang bibigay nila. Pero papautang nila dun sa ibang depositor, 5-6%. May nagbabalanse. Yes, parang hindi maganda yung mababa ang pera mo o mababa ang kikitain ng pera mo pag nilagay mo sa savings account. Pag nangutang ka rin sa bangko, mababa rin ang interest. Maaaring subukang magpautang sa gobyerno sa pamamagitan ng government securities at retail treasury bonds. Nagbibigay ang pamahalaan ng 4% na tubo kada taon na mas mataas sa interest na binibigay ng bangko. Nakawin man nila yon o hindi, ang pinapautang mo, pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, hindi yung politiko, hindi yung administrasyon sa Malacan. Baliwala ko sino yung nakaupo. Yes. Utang yon ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Maging ang mga malalaking kumpanya ay nangungutang din sa pamamagitan ng corporate bonds na nagbibigay ng 6-8% kada taon. Daka ng bangko, pag minsan bigla kang aalokin yan, hoy, ang Petron, ang Ayala, ang DLDT, ang SM, meron silang corporate bonds,
6%, 8% kada taon ang ibabayad sa'yo. O pwede kang lumahok doon. Para sa Siyasat, ako po si Jenny Lynn Valencia.